Hi, welcome to my channel, Handful Life. Sa videong ito, pag-usapan natin ang isang question na laging tinatanong ng mga subscribers. Bakit nalalagas mga subscribers nyo? Diba? Laging nababawasan? Tingnan natin. May actually tatlong dahilan kung bakit nawawala yung subscribers. Ang number one, not active subscribers. Ano ba yung mga non-active subscribers? Kailangan kasi ang subscribers mo is organic YouTube account. Ano ba yung organic? Organic, ibig sabihin, yung totoong tao na gusto i-like and manood ng mga account, ng mga videos mo. Ibig sabihin, nag-load ka ng videos, then sa, let's say, naghanap yung isang subscriber ng pagluluto, cooking spaghetti. So, tatype niya, cooking, how to cook spaghetti. So, yung sa'yo, cooking spaghetti, lalabas yung video mo. So, syempre, ilalike niya yon para sa mga videos pang iba. Kung cooking yung gusto niya, di ba? So, dapat yung subscriber mo tunay na tao, hindi robot. Ano ba yun? As we go along, malalaman nyo kung ano yung robot. Dapat yung YouTube mo active eh. Tsaka yung nag-subscribe sa'yo, active din. So, sino ba yung mga subscriber? Meron kasing account na ninja account na tinatawag. Ano ba yung ninja account? Yan yung mga tinatanggal ni YouTube sa subscription mo. Pagka ninja account yung nag-subscribe sa'yo, sigurado bukas, makalawa, tanggal na yung kagad. Ano-ano ba yun? Yung walang laman na videos, ninja account yun. Ibig sabihin, nilike ka, ginawa lang yun para pan-like and pang-subscribe. Tapos yung video na yun, walang subscriber, malamang robot yun. Walang laman na yung videos, wala pang subscriber. Saan ba nanggagaling yung mga robot? Yun yung ikatlong dahilan, mamaya. So ito pa, sabi ko nga, inactive na YouTube account. Yung subscriber mo, pag naging inactive for few months or for few days, few months siguro or 6 months, inactive siya, tinatanggal din ni YouTube yun eh. Alam niyo kung bakit? Bakit ko alam? Nanood kasi ako ng mga videos ni YouTube. Nagtanong, bakit? Bakit nauubos yung subscription? Tinatanggal nila pag inactive na yung account. Yun yung isang dahilan. Tsaka yung mga ninja account, yung mga walang videos, walang subscribers, tinatanggal niya yun. Kaya pag tinanggal niya yun, wala na. Yung subscription sa'yo, tanggal na rin. Halimbawa, yung isang YouTube viewers, subscribers, inop niya yung YouTube, channel niya. Siyempre, yung subscription mo, mawawala rin. Ito pa yung isa, yung mga ninja account, yung mga bagong gawa na YouTube channel. Let's say, ngayon lang ginawa yung YouTube channel, then kinabukasan, like and subscribe na. Bandami ng like and subscribe. Ano yun? Ninja account yun. Ibig sabihin, hindi siya legit na account. Ginawa lang siya para mag-like and subscribe. Ay ang objective or goal ni YouTube, magawa ka ng videos para makatulong, magbigay ng information sa iba't ibang viewers of subscribers, di ba? So kung walang bagong gawa yung YouTube account mo, like ng like, subscribe ng subscribe, wala namang lamang videos, wala namang subscribers, ina-assume ni YouTube na fake o hindi legit o robot yung subscriber. Kaya, dinidelete niya. Ano pa? Ito talaga, kung organic account ka, yung organic account yung subscribers mo, tapos yung gusto niya yung subscription mo, limbawa, how to play golf, or yung mga songs. Limbawa, mga songs, mga new songs ang ina-upload mo. Tapos bigla ka nagbago mga old songs na.
So, hindi na interesado yung subscribers. So, i-unsubscribe ka na yun. Kaya, dapat, ang gagawin mo? Kailangan make your videos interesting. Then, kung dun ka laging may mga subscribers, eh, dun mo galingan yung mga videos mo. Sabi nga nung isang YouTubers eh, dapat daw isang videos lang or isang topic lang ng videos ang ipopromote mo. Eh, paano naman kung marami kang talent, marami kang videos na gusto? So, may tip din ako doon. Pero sa susunod na video na. Yung paano mo mahihiwa-hiwalay yung mga videos na iba't ibang topic. So, ang pangalawang dahilan na kaya nauubos yung o nalalagas yung subscription sa'yo, eh, how you subscribes to YouTube channel? Paano bang dahilan? Ang number one dahilan ay mali yung pamamaraan ng pag-subscribe. Bakit? Kailangan tama yung pamamaraan. Paano? Kailangan digit. So sabi ko nga kanina, yung subscription dapat organic account. Yun yung isa. At meron pang pamamaraan. BLS and sub to sub. Yung BLS, alam niyo naman yung mga YouTubers, mga LODs. BLS is view, like, and subscribe. Yung sub to sub, subscribe to subscribe. Di ba? So ano ba yung, paano bang magiging legit yung view, like, and subscribe? Before you like, subscribe nga pala, dapat at least 10 minutes or more yung views mo. Luma na yung 5 minutes eh. According to YouTube, dapat more than 10 minutes yung view mo. Yung 5 minutes, nabisto na tayo ni YouTube eh. Ayaw niya nun. Pagka 5 minutes lang, i-investiga niya yon, spam yun. Kaya dapat 10 minutes of more bago ka mag-like and subscribe. Or, mas maganda kung watch more or multiple videos. So, ito naman. Yung isa, yung sub to sub. Paano ba ang tamang subscribe to subscribe? Suklian mo lang. Suklian niya dapat pagitan ng 24 hours and 5 minutes. Kasi yung iba, pagka nakakasub na kaagad, gusto, suklian kaagad eh. Eh sabi ni YouTube, dapat 24 hours more. Kaya may 5 minutes para sigurado more than 24 hours. So, hindi sub to sub. Illegal daw yung sub to sub eh. Ang tawag ni YouTube dyan, pagka nag-subscribe ka, after 24 hours, more than 24 hours, kaya nilagyan ko ng 5 minutes, eh ang tawag na niya hindi na subscribe to subscribe o sub to sub. Sharing of subscription na. So, okay sa kanya yan. So, bago ako magpatuloy, baka naman pwede niyong i-like, share, and subscribe. Handful Life, kung gusto niyo ng mga videos na katulad nito. Para naman si Pagi nago. So ito yung pangatlo. Boosting service. Alam naman natin may mga nagbo-boost diyan. Legit ba 'yon? Ayaw na ayaw ni YT ng boost subscribers. So paano niya malalaman 'yon? Alam niya po 'yon. Promise. Illegal daw po ang boosting. Nako, maraming magagalit sa akin na boosting business. So, paano? Pero huwag kayong mag-alala, may tip ako. Yung mga nag-avail ng boosting. So, hindi na kayo magagalit, ha? Dapat real na tao yung boosting. So, paano maging real na tao? Or kung hindi man real, dapat mukhang legit. Bulong ko lang, ha? Kung mag-avail kayo ng boosting, dapat paunti-unti. Huwag yung 1,000 ka agad. Nako. Sigurado, huli ka agad ni YouTube yun.
Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo yung dashboard niyo, kitang-kita yung statistics. Pero explain ko yan sa ibang video. So again, please like, share, and subscribe. Handful Life. Para sa ekonomiya. Salamat mga lods. Thank you for watching. And God bless.